J-Logs, good morning. So, recently lang, medyo mabigat yung week na to kasi yung isa kong ka-room, as you can see, wala nang tao doon. Wala na, si Tin. So, si Tin, nakikita niya sa live ko or sa vlog minsan, umuwi na siya kasi nag-resign siya kasi wala nang babantay sa anak niya. So, shout out, Shina, and si, ano, yung pamangkin niya na makulit. Tin, I miss you. So, yun, nag-resign siya. Actually, matagal na siyang gusto mag-resign. Ngayon lang, nagkaroon ng ticket siguro or na-process yung kanyang resignation dito sa company namin. Halos 2 years na siya. Pwede ko na itong i-vlog kasi naka-uwi na siya sa kanila. Tapos na rin yung quarantine niya and nang negative na siya sa COVID. So, yun, medyo malungkot kasi ano eh, apat kami, diba? So, tatlo na lang kami. And, alam mo naman, medyo luka-luka yun. So, nakaka-miss. So, medyo malungkot dito sa room. And then, J-Logs, kasunod naman is, July 25, si Bevs naman. Si Beverly. Si Beverly yung umalis kasi naglipat siya ng company. Hindi ko na i-disclose kung ba't siya lumipat ng company. Pero, alam niyo naman na lagi kong kasama si Bevs sa mga vlogs ko. And recently, nung yung nagpanggabi ako, lagi kami kasama. Kasi nga, diba, shifting kami, eh, siya lagi siyang panggabi. Kasi ayun yung mag-shifting ako every 3 months. Nag-shifting ako, so nakakasama ko siya every night. And dati pa naman, lagi ko siya nakakasama. So, medyo malungkot na, alam mo yun, ang hilungkot pala pag ikaw yung naiiwan, no? Pag ikaw yung iiwanan. Kasi, ako sanay ako na umaalis, so naiiwan ko yung family ko sa Pilipinas para mag-work dito. Mas mahirap pala yung iniiwan talaga, guys, kaysa yung nangiiwan. Kasi parang alam niyo yun, yung mga last day nila, parang ayaw namin maging emotional, alam niyo yun. Nakita niyo sa vlog, pumunta kami ng DCT kasi birthday nun ni Tin. Na-postpone yung uwi niya. Kasi nga, ang hirap ngayon kung humihanap daw ng flight, sabi ng HR. And then si Bevs naman. Si Tin, nahihatid pa namin siya. Isingit ko na lang yung video nung mga hinatid namin siya. And then si Bevs naman. Last day niya sa work nung 19. And then 21 pala last day niya. And then kumain kami nun ng pizza. Hindi ko alam kung may video ako, nung isingit ko na lang. Kasama yung mga kawork kong Vietnamese kasi kaibigan niya rin yun. Tapos, nagpakain siya, grabe, ilang beses siya nagpakain, J-Logs. Hindi ko alam kung nakapag-vlog ako noon, isingit ko na lang din. So, mga last 3 days, parang di mo pa pinapansin yung lungkot mo, yung parang busy kayo, magluluto, busy ng maaga, luto-luto, ganyan. Tapos, yung mga, ano, huling oras, tsaka, last day, tsaka huling oras, palagang sisipa talaga yung lungkot. Hindi na nga siya, guys, nagpaalam, kasi 25, pauwi pa lang ako ng mga 8 a.m. So, 7:30, umalis na siya para daw hindi na siya magpaalam. So, medyo malungkot. Medyo malungkot, hindi malungkot talaga kasi kunti nga lang diba yung kaibigan ko, tas umalis pa sila. So, hindi naman din ginusto. Pero, yun, isa din sa pinakamalungkot na nararanasan ko dito sa abroad. Para kasing sila na yung family mo dito habang andito ka sa abroad. Although, wala namang perfectong friendship, no? Merong times na nag-aaway kayo, may mga times na hindi kayo magkasundo, hindi kayo may mga bagay na hindi kayo mapagkasunduan, pero normal lang yon. Ang mahalaga is at the end, di ba, mas pinipili mo pa rin maging friends kayo. Kasi nga, ayoko umiyak, ayoko ipakita umiyak kasi nga, malulungkot din siya sa pag-alis niya. So, baka panghinaan siya lalo ng loob. And, nasakit magpaalam. Akala ko ako yung magpapaalam kasi ako yung unang uuwi. Di pala. Mas nauna na nila ako magpaalam. Diba? So, nakakalungkot. Pero, yan, yung malapit lang naman ang scene shoot. Kikitain na lang natin si Beverly. And, nakakamiss kasi iba pala yung pag everyday mong nakakasama, nakakausap. Tapos, suddenly, wala ka na makakasama. Kasi halos ang kasama ko, guys, is Vietnamese. Mga Vietnamese. And then, sa panggabi kasi, magdalawa lang kaming Pinay. So, ngayon, ako na lang mag-isa. And then, sa umaga, dalawa rin na Pinay. So, okay lang naman. Sanay naman ako mag-isa. Pero, namimiss ko lang. Kasi nga, mga lukalukalukahan namin dalawa. Yun. So, this tribute, yung mga past vlogs namin, nakasama ko siya. Gusto ko lang gawa ng video para mayak si Bevs. Charot. So, para
remember natin yung ano journey namin together. And si Tin, kasi may mga vlog din kami ni Tin na dalawa. Siya yung kasama ko nung pinak namin si Daddy about sa yung sa wedding ring, di ba? Natatandaan niyo si Tin. So, ipa-flashback ko na lang yung mga video. And Tin and Bevs, good luck sa new journey. And sana yung friendship, andun pa rin. Alam ko naman darating yung araw na mawawalan tayo ng time na kamustahin yung isa't isa. Pero, thanks for the memories. Iyak ako. Thanks sa mga memories and sa mga, alam mo yun, yung mga natutunan natin sa isa't isa. Hindi man perfecto yung buhay. Yun, maraming salamat sa iyong dalawa for making me laugh, making me cry every time. I love you both. Thank you so much for the friendship and I miss ko kayo. Bakit ang daming sibuyas dito? Nakakaiyak. So, I miss ko kayong dalawa. And nandito lang kayo sa heart namin. Yan si Ate Janet, si King, at lahat ng naging kaibigan nyo dito. Laban lang hanggat may hindi mo may pag-asa, besh. Laban lang tayo ng laban. Bawal sumuko sa hamon ng buhay. So, yan J-Logs. And panood na po natin yung mga videos namin. Pasok videos! Magpapalit tayo ng sapatos. Ayan ha. Ano kanyang palit?
Sino po may-ari nito. Yan o. Okay, mag-unboxing na tayo. Ay, YouTuber na ako! Kandiyan siya. Yung tawag ka dyan. Ano to? Timbang. Yes! Ano to? Jacket! Oh my God! Jacket nga. Yay! Thank you po! Yay! Ang ganda-ganda po! Thank you po, Miss J! Ang ganda! Pati yung nagsuot maganda. Chess! Saan tama? Tumupa! May pagsiya, sinyo, hansina! Di ba yung we'll be right back.
you.